Welcome once again to Real Talk Finance Channel. Ating pong pag-usapan ang tinatawag na long-term healthcare savings plan. Ako nga po pala si Katrina Sylvia Andres. Dati pong OFW, ngayon back for good na po sa Pilipinas. Nung ako po ay natutong mag-ipon, dahil po sa mga natutunan ko po kay IMG, ito pong long-term healthcare savings plan ang una kong pinag-applyan ng aking natutunan. Okay? So bago po natin 'to pag-usapan, no? Alamin po muna natin ano ba yung mga konsepto behind this long-term healthcare savings plan para mas maging matatag po ang ating pagpapalago ng ating mga pisong pinaghirapan. Okay? Ang aking i-discuss po ngayon na long-term healthcare savings plan ay product po ng Kaiser International Health Group. Okay? So, what are this concept that I'm telling you? This is the building blocks of a strong financial foundation. Napaka-importante po na matutunan natin yung tamang pamamaraan ng pag-iipon at pag-i-invest. Diba? So, kung gusto mo na matatag ang buhay pang pinansyal mo, anong gagawin mo? So, dapat kung bubuin mo yan, hindi mo dapat buuin yan mula bubong papunta sa pundasyon. Diba? Parang bahay. Kung magtatayo ka ng bahay mo, syempre uunahin mo yung pundasyon bago yung bubong. Pero ano nga bang pundasyon ng kayamanan mo? Diba? So, ganito po dapat natin buuin ang buhay pang pinansyal po natin. Mula baba, pataas. At ano yung dapat nating inuuna? Healthcare protection. Diba? Bakit? Eh syempre, yan ang unang puhunan mo sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho. Kung hindi magandang kalusugan mo, paano ka kikita? Diba? So kailangan yan ang una mong pag-ipunan. Dalawang klase po yan, short term at long term. Nang sa ganon, kahit anong senaryo mo sa buhay, hindi mo basta-basta mauubos lahat ng naipundar mo. Sunod dyan is protection. Ano bang pinoprotektahan mo dyan? Your capacity to make money. Ibig sabihin, ikaw ang money machine ng pamilya mo. Lalong-lalo na kung ikaw lang ang inaasahan nila para sila ay mabuhay. Diba? Yan yung mga tinatawag po natin life insurances. Sunod po dyan, utang. Kalimutan. Ay bayarang mabilis. Tapos, kalimutan mo nang umutang. Bakit? Anay po yan sa bahay pang pinansyal mo. Kung di mo yan pupuksain, isang araw, iguguho ka niyan. At sunod niyan, dapat mag-create ka ng emergency fund. At least 6 months of your monthly income, itabi mo na emergency fund. Para dumating ang emergency mo, hindi mo kailangan umutang, hindi mo kailangan magbenta ng ari-arian mo kapag ikaw ay may emergency. Kasi di ba, pag binenta mo ang ari-arian mo kapag emergency, panigurado, lugi ka. Diba? Now, next there is to create your investment. Yan na yung bubong mo. Ano-ano yung mga investment na yan? Yan na po yung mga real estate investment gaya ng house and lot, condominium, farmland, or alahas, stock investment. Hindi maaaring uunahin mo yan kaysa sa pundasyon mo. Bakit? You should prioritize your healthcare and protection. Kasi kahit anong ipon-ipon mo, savings-savings mo, invest-invest mo, when you get sick, disabled, or die, suddenly, your savings won't last that long. That's why, ang pinaka-importanteng investment ay ang long-term healthcare at ang life insurance. Yan ang mas makapagpapatatag sa iyong buhay pang-pinansyal. Diba? Now, ang tanong ngayon doon is, how to choose the right healthcare? Kasi ang dami po dyan, diba? So, paano tayo mamimili? So, ito po, no, tanong natin sa sarili natin. Sabi nga eh, in the Philippines, a lot of sick people die. Hindi dahil walang gamot, pero dahil walang perang pampagamot. Ikaw ba? Pagtanda mo? O ngayon, gusto mo ba sa pay ward or sa charity ka mag-check-in? Siyempre, mas masarap sa executive. Paano mo yan gagawin? Kailangan magsimula ka ngayon pa lang, di ba? So ano ba yung dapat mong kinoconsider para masabi mong maganda ang healthcare na ito? There are 4 cornerstones of a good healthcare. Short-term healthcare, long-term healthcare, life insurance, savings and investment. Ito lang tatanungin mo sa nag-o-offer sa'yo. Yan ba? Kapag kailangan ko ngayon, pwede kong gamitin. Or kapag later on naman, pwede ko pa rin bang gamitin? Pag ang sagot dyan, oo, ibig sabihin, okay yan. Eh, yan ba? Eh, guaranteed ba? Diba? Ang renewal. At
Guaranteed bang savings and investment niyan pag di ko nagagamit? Pag ang sagot dyan sa mga katanungan yan ay oo, maganda po yan. And lastly, pag may mangyari ba sa akin, may pwede akong iwanan sa family ko. Diba? May life insurance protection. If all the answers to these questions is yes, are yes, then that means magandang healthcare yaan. Diba? Pero sabi mo kanina, Katrina, may dalawang klaseng healthcare. Ano bang pinag-iba nitong tinatawag mong short-term at long-term healthcare? So, himayin natin para alam mo kung ano yung dapat mong bilhin. Short-term healthcare, annual renewable yan. Long-term healthcare, healthcare savings account yan. Okay? So, ang short-term healthcare, annually renewed yan. But, hindi guaranteed ang renewal niyan kasi kung mataas ang claims mo or lagi kang gumagamit, maaaring sa susunod na taon, hindi na po aprubahan ni healthcare company yan. Or kung ikaw ay employed, hindi mo rin kontrolado. Baka hindi ka na rin bigyan ng HMO ng iyong kumpanya. Sa long-term healthcare, guaranteed ang renewal niyan. Bakit? Ikaw nagbabayad niyan. Ikaw ang may diskresyon kung ire-renew yan or hindi. That's why, guaranteed yan. No accumulation of unused health fund. Hindi mo nagamit ang short term mo this year, kahit binayaran mo yan, walang pikitain yan, di ba? Walang tutubuin. Pero sa long term healthcare, kapag di mo yan ginamit, may tutubuin yan, may kikitain. No term insurance coverage sa short term healthcare. May mangyari sa'yo, wala kang pwedeng iwanan sa pamilya mo. Pero sa long term healthcare, may mangyari sa'yo, may four-way insurance coverage ito. Kung ang cause of death is accidental, may pwedeng iwanan sa pamilya. Kung ang cause of death is health, meron pa rin iiwanan sa pamilya. No return of premium for non-utilization sa mga short term. Kahit hindi mo yan gamitin, kahit hindi mo na-maximize yan sa isang taon, walang babalik sa iyo na binayad mo. Pero sa long-term healthcare, on top of the maturity benefits, ibabalik pa sa iyo 85% ng iyong contract price or ng binayaran mo kung hindi ka gumamit, lalong-lalo na kapag ikay nagbabayad pa lamang. Most healthcare companies cover only up to age 60. Some cover beyond age 60 but expensive. Actually, ang short-term healthcare, maximum yan, 65 years of age. Kahit na may pera ka at age of 66, lumabas ang sakit mo, ayaw ka nang ibentahan ng short-term healthcare dahil disqualified ka na. Pero ang long-term healthcare, as long as kinuha mo yan before the age of 60, kahit anong edad mo, maaari mo yan gamitin. Okay? So, you can only buy healthcare while you don't need it. Use short-term for your present healthcare needs while they can cover you. While use long-term for your future healthcare needs when they cannot cover you. Okay? So, ayan. So, kilalanin natin yung may produkto ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? So, Kaiser International Health Group Inc. Okay? So, sino nga ba si Kaiser? Kaiser International Health Group is a health maintenance organization company duly accredited with Insurance Commission and is likewise registered with the SEC noong June 8, 2004 as a healthcare provider. So, HMO company po siya, hindi po siya insurance company. Ang presidente at medical director ng Kaiser International si IC Dr. Leia Wi Yolo. Dati po siyang senior vice president in an HMO company, a seasoned expert in the HMO industry, a former consultant, residency training officer in the Department of Pediatrics, Veterans Memorial Medical Center, at former associate professor din po siya sa University of Santo Tomas. Okay? So, Kaiser International as an HMO company caters to both corporate, group, family, individual accounts. Among all our clients are the House of Representatives, the Senate, the Supreme Court, the PESA, and a lot more. Okay? So,
We are also offering one of the kind HMO product, no, designed to provide healthcare beyond that of an HMO, the ultimate Kaiser Health Builder, or we call it long-term healthcare savings plan. So, unique po sila kasi sila po ang nanguna sa ganito pong klaseng savings plan, no? While most of the HMO companies have not thought about it, si Kaiser naisip na po niya yan at siya ang nag-launch ng ganitong klaseng investment, no, dito po sa Pilipinas nung taong 2004 pa, di ba? So, ating pong pag-usapan ngayon, dahil alam na natin yung mga konsepto, ating pong pag-usapan, how does a Kaiser Long-Term Healthcare Protection Savings Plan will help us secure and build a better future? So, ano nga ba itong Kaiser Long-Term Healthcare? This is a 3-in-1 savings plan, no? It has a protection, investment, and the short-term and long-term healthcare protection. Okay? So, this is the first long-term healthcare in the Philippines, no? Siya po ang unang-unang long-term healthcare sa Pilipinas. So, 720, it means 20 years yung kontrata, pero 7 years ka lang pong magbabayad. Aside from being a future source of retirement fund, long-term care provides healthcare during retirement, a much-needed care when we get old. Okay? So, I'll give you an example. This is a K100 plan. This is an average plan. So, there's a higher or lower package on this depending on your age bracket. Okay? So, ang annual installment nito is 58,821. Total contract price niya in the next 7 years is 411,750. So, 20 years yung contract, pero 7 years lang ang pagbabayad. Yan yung pinaka-savings period mo. At yung 8th year to the 20th year, yan yung extended period mo. Habang ikaw ay nagbabayad, marami ka ng benepisyo dyan. Una na dyan is yung free annual physical examination. Basic. For the first 7 years, libre po yan. Dental benefits, no? So, meron din tayong basic dental benefits. First 7 years, libre din po yan, no? So, wala pong maibabawas sa ating mga binabayad. Waiver of installment due to death and due to total disability. Ibig sabihin, habang nagbabayad ka, kung kinuha ka na ni Lord, or na permanently or totally disabled ka, lahat ng premium na hindi mo pabayad, considered libre na. Okay? May term insurance ito for the next 20 years. At may accidental death and dismemberment benefit din po ito for the next 20 years. Yan po yung mga benefit natin habang tayo ay nagbabayad. Yung term insurance po niya for 20 years or until the age of 75 is consisting of the long-term care benefit, the face amount that you bought, and of course your long-term care bonus. Okay? So that is a total of 450,000 pesos. O diba? Ang laki ng life insurance coverage mo, 450,000. Eh ang face amount lang naman na binili mo is 100,000. At ang accidental death mo, ganun din, same laki ng iyong term life insurance, no? 450 din 'yan. So kung ang cause of death mo is accidental, you will get both the accidental death insurance and of course the life insurance. 900,000 lahat ang makukuha mo. Okay? May inpatient benefits din yan kahit nagbabayad ka pa lang, no? So you are entitled to at least, I think, in this package is 60,000 per year. Okay? Member's choice of room and board, annual benefit limit na 60,000. Okay? So, ano naman ang mangyayari, Katrina, kung tapos na akong magbayad? So, from 8th year to the 20th year, that is our extended period. So, K100 ang plan. Taon-taon na po yan, magsisimula na pong kikita based sa face amount mo na 100,000. So, bawat taon, dinadagdagan ka na ni Kaiser, guaranteed po yan, 10,000 until the 20th year. Pag yan, hindi mo po ginagamit, tutubo pa yan kasi magpapatong-patong po ang mga interest. So, a total interest income of 269,750 guaranteed na maidadagdag sa pera mo. On top of that, you have your yearly health bonus and accumulated health bonus. Okay? So, may long-term care benefit ka din. So, yung iyong face amount na binili.
So what are you going to get during your maturity? The interest incomes, the dividends, and of course, the face amount that you get. Now, kung hindi ka po gumamit ng healthcare benefit mo, yung 60,000 per year na budget mo sa 7 years na pagbabayad mo, kung di mo lahat yung ginamit or kahit isa doon di mo ginamit, ibabalik pa sa'yo ni Kaiser 85% ng contract price mo as a long-term care bonus na 350,000. So total, ang maturity value mo is approximately 1.1 million. Diba? So ano na ngayon ang pwede mong gawin dyan? So what are the options? Withdraw the entire value. Siyempre, kung minidraw mo lahat ng maturity value mo, wala ka ng connection sa lahat ng doctors, clinics ni Kaiser kasi nasa iyo na ang iyong pera. Option 2, withdraw only a portion of the maturity value, partial withdrawal. Ano mangyayari dun sa natira kong pera, Katrina? Continuous po yun, tumutubo. Habang hindi mo inuubos, tumutubo yun kahit tapos na ang kontrata mo. On top of that, accredited ka pa rin sa lahat ng doctors, clinics, and hospitals ni Kaiser sa buong Pilipinas. Option 3 could be, naku, bata pa naman ako, hindi ko pagagamitin. Hayaan ko lang dito. Pag hinayaan mo lang po ang fund mo, ang maturity value mo, lalo pang lalaki yan. Yung 1.1 million mo, pag iwanan mo pa further, it can become 6.4 million. At kung ikaw ay nag-iwan pa ng additional 5 years, 10.2 million na yan. This is assuming that you start getting your Kaiser at the age of 22. Okay? Yan. So, what do you think? Hindi ba? This is a money working for you? Gusto mo bang magtrabaho palagi para magkapera? Pero pag ito, sinimulan mo, meron ka na healthcare, may life insurance protection ka na, may guaranteed savings and investment ka pa. Kung solid financial foundation na, pag-uusapan natin, isang produkto pa lang, tatlong block na ang nafa-fundingan mo. So with this, no? Kailangan matuto talaga tayong i-take advantage ito. Again, this is Katrina Andres, your financial trainer, inviting you to save and invest as fast as you can while you can. Bakit? Kasi sa mga ganito pong mga investment, maaring hindi na po tayo qualify. No? Napakadami po ngayon gustong mag-avail nito. Pero dahil beyond 60 years old na sila, wala na po. Okay? So I hope may natutunan po tayo ngayong araw na ito. Now, if you want to have some free financial coaching seminars and schedules ng locations, please contact realtalkfinanceph@gmail.com or you can directly contact me at Facebook, Katrina Sylvie Borromeo Andres, or into our Facebook page, Real Talk Finance PH. Magandang araw po sa ating lahat. God bless everyone.